DYRS 574 sa inyong mga radyo. Subok na sa makatotohanang balita. Handong na may radyong tapat. Balitang DYRS Radyo Express Balita. Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Anomalya sa turnover ng Balangiga Bells, pinabulaanan ng gobyerno. Q-artist Amit sumabak sa World 9 Ball. At Pinoy designers tampok sa Miss Universe 2018. Ito ang Express Balita. Unang-una, bagong-bago sa inyong mga radyo. Sa buong pwersa ng DYRS News Information Center. DYRS 574. Daluyan ang tapat na totoong isyu ng bayan. Mula sa Morongan City, sumasahib papawid saan man sulok ng bansa. DYRS pinalawang pinalakas ang Radyo Express Balita. Yemo KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa detalye naman ng babagang balita, dating Special Assistant of the President Bongo, ipinagkikibalikat ang aligasyon ng simbahan. Para sa detalye, magbabalita sa Radyo Express, Hans Baldon. Pinabulaanan ni dating Special Assistant to the President Bongo ang aligasyon ng simbahan sa umano'y pili ng Presidential Management Staff sa pagpapaalis sa ilang mga parit obispo sa Balangiga Bells Turnover Ceremony. Ayon kay Go, ay nakipagkamay pa ang Pangulo sa kanila bago umamante sa entablat. Hans Baldono para sa Express Balita. Samantala, isang pamilya sa Cagayan minasaker dahil sa away sa lupa. Magbabalita Radyo Express, Loy Sabungan. Away sa lupa ang tinuturing na motibo sa karumal-dumal na pamamaslang sa anim na mag-anak sa Cagayan noong Biyernes. Patuloy pa rin sinusuri ang kalagayan ng kanilang 3 anyos na anak na nasa kritikal na kalagayan. Umaasa ang pulisya sa pagbuti ng kondisyon ng nag-iisang nakaligtas para malutas ang krimen. Ito si Loy Sabungan para sa Express Balita. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. Ginoong De Los Santos, bakit hindi ka nakikisali sa talakayan? Ay, kasi natatakot po ako. Huwag kang matakot, magbahagi ng iyong kaalaman. Ang iyong talino, ang susi para sa kinabukasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at ng himpilang ito. Radyo Express Balita! Oras 2 minuto makalipas ng 9 ng umaga. Balik sa mga balita, Robelyn Amit pumangatlo sa Women's 9 Ball Championship. Radyo Express Valberingel, ibalita mo. Ginabos si Robelyn Amit na masungkit ang hinahangad na korona sa ginanap na 27th World Pool Billiard Association World Women's 9 Ball Championship sa China. Bagamat kinapos, ay nakakuha pa rin siya ng bronze medal at ginawaran bilang Best Sportsmanship Award laban sa 60 manlalaro. Valberingel para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, hindi nagpaawat ang mga Pinoy designers pagdating sa pagdisenyo ng mga gowns sa Miss U. Kim Capone, si Chika Mo. Tampok sa Miss Universe 2018 ang mga napiling Filipino fashion designers na nagdisenyo ng mga gown ng ibang kandidata. Kabilang dito ang isang Ilonggong si Sydney Ikula na lumikha ng gown ni Miss New Zealand. Para kay Ikula, malaking bagay ang pagdisubli ng Miss Universe CEO Nigel Godfrey sa kanyang mga disenyo na naging dahilan para maging designer ng kalahok. Kung anong ina nung trending, nandun ako walang ending. Kim Capones para sa Balitang Showbiz. Mula sa buong pwersa ng DYRS, iyan po ang mga balita sa oras nito. Ako si Ralph Alcunaba. At ako naman si Mel Babita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.